Matindi ang manager ng Strong Group, grabe ang ipapadala sa Dubai. Mga bigating player ang kinuha. Bigla ang anunsyo kagabi lang para sa representative ng Pilipinas sa Dubai International Basketball Championship ngayong January. Last year, ang mga bigating import natin dyan ay si Ronaldo Bautman, Nick Young, Shabazz Muhammad, pati na rin ng NBA G League player Filipino-American na si Cedric Bearfield. Sinamahan pa ng mga collegiate star player like Lastimosa, Kiambao, Kagulangan, Lopez at iba pa. Pero ngayon nga ay nag-uumpisa na muling i-assemble ang mas pinalakas na lineup para sa bagong season ng DIBC ngayong taon. Unang binalita na magiging player natin dyan ay ang magbabalik Pilipinas, ang 6'11 former naturalist player ng Gilas na si Kuya Andre Blatch. Matagal tayong nawalan ng balita dito kay Kuya Andre. Nang i-check natin ang kanyang Instagram account, wala tayong makita kung may mga nilaroan ba siyang liga at kung okay pa ba ang kanyang kondisyon lalo na ang kanyang timbang. Pero gayunpaman, magiging malaking tulong pa rin si Kuya Andre para sa ating koponan at good thing lang na mabibigyan pa ulit siya ng chance na mairepresenta ulit ang Pilipinas sa international competition. At heto mga brody, sasamahan din siya ng isa pang sentro na veteranong NBA player na si Dwight Howard. Isa si Howard sa mga naging dominanteng big man sa NBA. Binitawan man siya ng NBA pero hindi pa rin naman ito tumigil sa paglalaro dahil naglalaro ito bilang import sa T1 League sa Taiwan. Akala ng lahat muli magbabalik si Howard sa NBA scene nang mag-workout ito sa Golden State Warriors buong off-season. Pero sa pagsisimula ng NBA season, walang Dwight Howard na pangalan sa kanilang roster. At ang pangatlong import ng Strong Group ay itong si Andre Roberson. Tumagal si Roberson ng 8 taon sa NBA bilang defensive player. At naglaro pa ito sa G League affiliate ng OKC Thunders na kanyang nilaruan ng 7 years sa NBA. At ito na nga pinakahuling team ni Roberson bago ang Strong Group. At isa pa 30 years old pa lang to, batang bata pa to kumpara kay Blatch at Howard. At ang panghuling import ay si Mackenzie Moore, isang 6'6 guard na dating import ng TNT. At para naman sa ating mga local players, heto ang mga pumuputok na pangalan magiging parte ng Strong Group mula sa ating produkto. Si JD Kagulangan at ang season MVP, finals MVP ng UAAP season 86 na si Kevin Kiambao. Para sa mga brody, okay na okay itong mga import natin, mga veterano at hindi gaanong offensive player. Last year kasi umasa ang opensa ng Strong Group sa mga import nating sina Young at Muhammad at nang hindi mag-click ang dalawa, nag-collapse ang opensa natin kontra sa Lebanon. Kaya hindi na umabot sa finals ang ating koponan at nalaglag na sa quarterfinals. Pero gusto ko itong ginagawa ng Strong Group ha. Kumukuha tayo ng mga malalakas na import pero yung mga gwardiya natin ay mga local player, especially mula sa collegiate level. Makakatulong din talaga to sa pagpapalakas ng ating mga young talent para sa ating national team in the future. Plus kukunin din ng Strong Group ang former Australian Boomers head coach at Bay Area Dragons na si Coach Gorgian bilang consultant ng Strong Group. Pero bago tayo matapos, sino nga ba ang manager ng Strong Group? Paanong ganito kabigatin at kamahalang kinukuhang import natin? Sa pagkakaalam ko mga brody, hawak ito ng former Ateneo player na si Jacob Lau, ang current manager din ng Converge sa ngayon sa PBA. Kayo mga brody, anong masasabi nyo sa mga kinuhang import ng Strong Group ngayong season? Uubra nga kaya ang Twin Tower nating si Dwight Howard at Andre Blatch? Kumento nyo lamang sa ibaba at ating babasahan yan. This is Zero Buckets. Bye-bye!